Magandang araw po sa inyong lahat. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa isang pagkakataon na may bahagi ko ang kanyang magandang salita sa inyong lahat. Ang prayer ko po ay sana after we have heard the Word of God ay may apply natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Ang sabi nga ng kasulatan, we should be not hearers only, but doers of the word. At dalangin ko, prayer ko po, na sana ang pagkakataon na ito ay makapagbigay ng puri sa ating Panginoon na namatay sa ating mga kasalanan. With that po, I want to start by saying, isang beses po, sinabi ko kay Lord, ayaw ko na magpastor. Sa iyo na uli itong ministry ito. Biro mo naman, masyadong maraming criticism, lalo na yung mga deacons. Sabi nila sa akin, o bakit ang misis mo hindi siya kasama sa choir? Bakit ang misis mo hindi kasama sa lahat ng visitation? Bakit ang misis mo hindi nagtuturo sa mga bata sa Sunday school? At kumisan sabi nila, eh yung mga anak mo, kumisan wala sila sa church. Ang daming criticism. Kumisan, sabi nila, inulit mo na naman yung sermon na yun, pastor. Sabi nga nila, bayad na yun. At siguro yung isa sa pinakamahirap ay yung tuwing uwi ako sa Pilipinas, mag-mission ako, pagbalik ko, ang sabi nila sa akin, hindi mo mahal ang church, pastor, parati kang wala. So at one time, sabi ko kay Lord, ito ba ang sinasabi mong ministry? Kung ito ang sinasabi mong ministry, sa'yo na lamang. Balik na lang ako sa real estate. O di kaya, Sunday school teacher na lang ako. I know some of you can relate with me. Habang ginagawa ko ang sermon na ito, naalala ko si Apostle Paul. Ang daming criticism sa kanya. Ang sabi nila, para praise ko lang ito, mausay magsulat, pero pagdating sa preaching, siguro sinasabi nila, boring.
Puminsan, kino-question pa nga yung apostleship niya. Apostle ba talaga yan? At mayroong time na sabi niya ay uuwi siya or babalik siya sa Corinth, pero hindi siya nakabalik. Naging issue po yun. Ang daming mga criticism. Ang katotohanan po, we're all in the same boat. Ano po? Marami sa atin ang malupit. Marami sa atin yung mga self-centered. Marami sa atin yung naibabaw ba yung laman. Pinababayaan natin ang laman na manguna sa buhay natin. Ang sabi nga sa Galatians, from the King James Version, "Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness," verse 20, "idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies." Alam ko po, you can relate with me. We can relate doon sa sinasabi ni Apostle Paul. Ang katotohanan po, ang Holy Spirit lang ang pwedeng mag-neutralize dyan sa laman natin, sa flesh natin. Siya ang magiging wisdom natin, siya ang magiging strength natin, siya ang magiging guide natin. Sabi nga sa John 14:26, at babasahin ko sa Tagalog, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ay siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Kailangan po, mga kapatid, na manalig tayo. We should rely upon the Holy Spirit para maalis yung pagka-critical natin, pagka-self-centered natin, pagka-mundo natin. Pabayaan natin siyang mag-lead sa atin. Unang-una po, para ma-destroy niya yung human reasoning natin. Para mag-iba niya yung ating human reasoning. Ang sabi po, sa 2 Corinthians 10:5, "Casting down imaginations." Sa Tagalog po, ang sabi na siyang gumigiba ng mga maling haka. Sa English po, siya raw daw ang nagdi-demolish. Yung word po may puwersa, na parang may palakolo, di kaya may bulldozer. Yung word na demolish, sinasabi na ang Holy Spirit daw kayang gibayin yung mga masasamang opinions, yung mga maling haka. Sabi po ng mga scholars, yung Church of Corinth, yung kanilang mga opinions ay mga worldly daw. Yung kanilang mga arguments ay worldly. Walang hinto ang pag-insulto kay Apostle Paul. So ang sabi ni Apostle Paul, ang Holy Spirit ay pwedeng gibayin lahat ng maling haka. Hindi po ba kung tatanggapin natin yan at mag-repent tayo? Kung tatanggapin natin na pinalalabas natin ang mga malaking hakang yan, sabihin natin sa Holy Spirit,
na bigyan tayo ng lakas, na patawarin tayo ng Panginoon Jesus. He will give us the strength and the Lord will forgive us. Pero ang katotohanan, after maybe a few hours or maybe after a day or two, balik na naman tayo sa dati. Haway na naman. Galit na naman. Para ba tayong yung siso? We go up and then we go down. We go up and we go down. We go up and we go down. So ang sabi ng Panginoon Jesus, isinugo ko ang Holy Spirit para siya ang magtuturo. At siya ang magigiba. Alam po ni Lord na hindi natin kaya yan. Hindi natin kaya yan. Sabi ng isang tao, ang hirap alisin yung chismis. Totoo po yan. Mahirap talagang alisin ang chismis. Kaya sabihin po natin sa Holy Spirit, kayo na po ang humawak sa manubela. Maging passenger na po ako mula ngayon. Kayo po ang umupo doon sa driver's seat. Kayo na po ang mag-lead. Ang dati namin pastor, si Pastor Fred De Leon, ang sabi niya, ang isang problema daw natin ay yung we know it all attitude. Alam natin kung ano dapat gawin ng presidente. May opinion po tayo dyan. May opinion tayo pagdating sa ating mga kapitbahay. May opinion po tayo sa may asawa. May opinion tayo sa mga single. May opinion tayo sa mga estudyante. May opinion tayo sa ating mga at marami sa mga opinions na ito ay mga mali. So ang sabi ni Apostle Paul, ang Holy Spirit daw, kayang gibahin ang mga yan. So, kabayaan natin siya umupo doon sa driver's seat. Siya ang umawak sa manubela at tayo ay maging pasahero na lamang. Sabi nga ni Paul, I can do all things through Him who is my strength. Let the Holy Spirit feel at home po. Pabayaan natin siyang mag-lead para ma-destroy niya yung human reasoning. Pangalawa po, para ma-destroy din yung tinatawag nilang pride. Sabi po dito, 2 Corinthians 10:5, casting down every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Babasahin ko po sa Tagalog, na siyang gumigiba sa mga matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Ang sinasabi po ng kasulatan na ang Holy Spirit ay siya pwedeng gumiba sa ating pride, sa ating tinatawag na pagmamataasan. Ang ibig pong sabihin niyan sa English ay yung self-exaltation. Kung minsan ginagamit po natin yung word na conceited, pride, binabandera natin ang ating mga sarili. Sabi po ng Gill Commentary, yan daw ay vain exaltation. Walang pupuntahan yan. Alam po natin na ang city of Corinth is a very progressive city. Maraming mga barko dyan na dumadapo so that they would be able to trade sa business po. Maraming mga philosophers sa lugar na yan. Diyan po nanggaling, sa area niyan nanggaling si Plato, si Socrates. Yan, tinuturo about human existence, about how the world was created and all of that. Yung turo po nila na influence yung mga members doon sa Church of Corinth. Marami po sa kanila ang marunong. Marami po sa kanila yung talagang bright sila. At sabi po ng Biblia,
kapag mataas ang pinag-aralan ng tao at marami siyang nalalaman, iyong pride daw ay kuminsyan ang manguna. Pero sabi ni Paul, ang Holy Spirit po, kayang gibahin niyan. Sabihin natin sa kanya, oh, Holy Spirit, ikaw na ang humawak sa manubela. Influence my mind. Influence the things that I say. Ako po sa eskwelahan, I'll be honest with you, although nag-aral ako sa seminary, lahat-lahat, C average lang talaga ako. It is through the grace of God na nagtapos po ako. Pero kahit na C average lang ako, may kayabangan pa rin ako. Natanggapin ko po yun sa inyo. Lalong-lalo na siguro. Kung A student ako, lalo na akong mayabang. Lalo na siguro kung summa cum laude ako. Lalo na siguro kung magna cum laude ako. Hindi po ba sa church, maraming bida-bida dyan. Ang sabi nila, at alam na natin ito, yung mga pioneers daw sa church, yung mga nag-umpis sa church. Gusto nila sila mag-control dahil sila ay pioneering members. Nauna na po kami dito sa inyo, Pastor. At saka yung mga tithers. Ang sabi nila, kung hindi kami, walang pera ang church. Pride po. Yung mga iba naman, sabi niya, oh, kami yung mga educated, may mga PhD, may mga doctorate. Sabi niya, you need to listen to me. May pinag-aralan kami. Problema ka ba sa church because of pride? Problema ba tayo sa pamilya because of pride? Problema ba tayo sa mga kapitbahay natin, sa business, mga office mates natin because of our pride? Ulit, ang sabi ni Apostle po, kayang gibahin yung self-exaltation po. Alam po natin kung bakit may mga churches na nag-split. It is because of pride. Marami pong nagdi-divorce sa mga mag-asawa because of pride. Maraming annulment dito sa Pilipinas because of pride. Maraming nag-aaway-away because of pride. Sabi ni Apostle Paul, ang Holy Spirit pwedeng gibahin ang lahat ng mga yan. So again, sabihin natin sa kanya, ikaw na ang umawak sa manubela, ikaw na mag-lead. Mula ngayon, ako ay maging estudyante. Pangatlo po. Yung una po, kung pabayaan natin ang Holy Spirit manguna sa buhay natin, kung siya pabayaan mag-lead sa buhay natin, he will destroy yung human reasoning. He will destroy yung human pride. Yung pangatlo po, he will take captive lahat ng ating iniisip. Mabibihag niya lahat yung mga masasamang pag-iisip. Itong mga points ko, magpinsan-pinsan po ito, magkalapit po sila. Ang sabi sa 2 Corinthians 10:5, in bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Sa Tagalog, mabihag natin ang lahat pag-iisip na pag-iisip. Ang sabi po ng kasulatan, pwede raw ikulong ng Holy Spirit lahat ng ating pag-iisip. He can take every thought as a prisoner. Alam po natin dito sa Church of Corinth, may mga members niyan, may mga kabit, may mga mistress.
At alam din po natin, marami sa kanila, kinakasuhan yung mga kapatid. Kung ano mang problema yung mga yon. At marami sa kanila na nagsushow sila ng favoritism, ang sabi ng iba, okay, Apollos ako. At sabi ng mga iba, okay, Peter ako. Cephas. Sabi ng mga iba, okay, Paul ako. Yung mga iba, kay Jesus Christ ako. Marami po. Nagsushow sila ng favoritism. Ang sabi po ng kasulatan, ang Holy Spirit daw pwedeng ikulong ang mga pag-iisip na ito. Alam po natin, bago ginawa ang mga ito, ng mga taong ito sa Corinth, naisip muna nila. Bago nagkaroon ng kabit, siyempre, iisipin muna yan, di po ba? Bago kinasuhan yung kapatid, inisip muna nila yan. Bago sila mag-show ng favoritism, naisip muna nila yan. So, ang sabi po ni Apostle Paul, pwedeng ikulong daw yung mga pag-iisip na yan at tayo'y sumunod. Sila'y sumunod sa Panginoon. Meron daw nagsabi na kapag ang mga sundalo na nakuha nila yung isang syudad, kapag na-invade nila and took control ang isang syudad, pwedeng ikulong lahat ng tao dyan. Sinasabi po, kung pabayaan natin ang Holy Spirit na invade niya ang ating pag-iisip, ang ating ulo, ikukulong daw lahat. Lahat ng pag-iisip natin. It will take every thought captive. And then, it will strengthen us daw para sumunod sa Panginoon. Yung hate daw magiging love. Yung pandidiri magiging love. Yung pagmamataas, magiging humbleness. Yung dark, magiging light po. Sa palagay ko, totoo ito, na I'm sure, totoo ito, na kung minsan iniisip ni Mrs. na i-divorce niya ako, iniisip niya. Dahil, siya, napaka-senyorito ko naman sa bahay. Pasok siya sa kwarto ko. Sabi niya, ito na ba ang maid niyo? Kaya kung minsan iniisip ko, siguro, malis na lang ako. Maybe I should move on with my life. Alam niyo, after 40 years po, marami na mga bagay na nangyari. Things have happened. Kung minsan iniisip namin, iniisip niya siguro kung yung napag-asawa ko, yung sweetheart ko sa high school, mas nasa mabuting kalagayan ako ngayon. Siguro ba? At ganun din ang iniisip ko paminsan-minsan. Pero papasok po ang Holy Spirit at sabi, hoy! Anong gagawin natin dyan? Anong gagawin natin sa pag-iisip na yan? So ang sabi ko, delete. Delete po. Di-delete niya ngayon, ano? Pagkatapos ng mga ilang sandali, balik na naman yung pag-iisip na yun. O, sabi ng Holy Spirit, o, anong gagawin natin dyan ulit? Delete ulit yun. Pagkatapos ng mga ilang linggo, pagkatapos ng ilang buwan, balik na naman. So, balik ang Holy Spirit, sabihin niya, anong gagawin natin dyan? Delete po, delete.
kuminsan po, maraming pumapasok na sexual thoughts. Amen po ba? We're sexual beings, so may mga sexual thoughts na pumapasok dyan. Ngayon, ang Holy Spirit, dahil nandyan siya at parati tayong tinuturuan, sabi niya, anong gagawin natin dyan? Delete po, delete! Kumisan, gagawin natin yan mga 20 times a day. Meron po tayong tinatawag nilang automatic thoughts. Kumisan, na basura ang iniisip natin. Yung nakakaya ang iniisip natin. Nakakapandiri. So, pasok ang Holy Spirit. Sabi niya, oh, ano gagawin natin dyan? Delete. Delete. Pabayaan po natin ang Holy Spirit. Gibayin yung mga masasamang pag-iisip. Dalawa po ang kalaban ng Holy Spirit. Ang ating laman. Gaya ng sabi ko, ang laman natin ay ito. Adultery. Fornication. Uncleanness, lasciviousness, idolatry, hatred, witchcraft, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies. Pagkatapos, pasok naman si Satan. Isang kalaban ng Holy Spirit yan, tinitempt tayo na iwanan ang ating mga asawa. Sa isip. Pinaisip na sa atin na mag-quit na tayo ng church. Pinaisip sa atin na mag-chismis tayo. Ang Holy Spirit lang po ang pwedeng mag-neutralize sa mga masasamang pag-iisip, sa ating mga pride, sa ating masamang maling haka. Kailangan manalig po tayo sa Kanya. As I close po, gaya ng sabi ko kanina, ang sabi ko kay Lord, gusto ko mag-quit na ako sa ministry. Sa inyo na ang ministry ito. Daming criticism. Of course, I was a young pastor. Criticism sa anak ko, sa asawa ko, the way I wear my clothes, everything. Ano na ito lang po ang sabi ng Diyos? Cast your burdens upon me. Kaya kong gibayin niya. So I've been in the ministry now po for almost 35 years. Ang prayer ko po kanina na sana cyclos na through the power of the Holy Spirit, through the preaching of the Word, na maging doers po tayo. Na sana itong mensahe ito ay magkaroon ng impluensya sa inyong mga buhay. God bless po.